can't forget the day we met. Your eyes so blue, mirror piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Uunay na lang daw siya doon kay ano, sa kapatid ni Marie kasi wala daw UFJ doon. Sabi ko, hindi doon makapag-bank transfer. Sabi ko, kahit naman pwedeng bank, pwede eh. Ang gusto ba? Ayun pa! Sabi ko, paano siya nakapagpadala sa Pilipinas? Pero makita pa gusto, anyway, lalo pa ngayon, mabilis easy na ang pas-transfer na ang money ngayon. Eh, ako nga noong pa nakapagpadala ng banko. Oo, di ba? Gusto talaga. Wala nang sabi-sabi. Ipadala ko, ipapadala. Ito, last week pa yun. Ngayon lang sabi, ipapakasula kay... Sino ba yung mga kapatid niya? Pinsan din namin. Yung niya kasi, ano, kapatid ni Marie. Pinsan din namin. Siyempre kaya kahit paano may handa pa. Hindi naman pamanhikan eh. Kasi, iba naman yung, alam ko pagpamanhikan pagka yung hindi pa kayo ano eh, para itinahan naman yun. Para mag-usap na. Ang bayan niya sa'yo, part-time lang.
Bilid sa aklat kita nung para kayo. Sa ako bumili na, Bye-bye. Ate, ano sabi niya sila sa? Ate, nang tatlo mo na ha. Saan? Bahay. Ah. Oh, yeah. Birthday ako eh. Amo na. Wait lang. Okay, wait. May na ang racket eh. Wait mo na. Ay, ano sa'yo si Dasang? 10 o'clock na. Exacto yun. 10? Okay. Sige, bye-bye. Pag kami tayo mag-onba, na tumama sa ano na yung off ko, kasi meron ko ilan sa dalawang friend ko lang, kain tayo. Hindi ko sinasabi ng birthday ko. Para kay KB kami. Okay yan. Tapos ang gagawin ko na lang, pag nag-coffee, coffee tayo doon, okay, sagot ko. Medyo mura. Nice. Yung birthday din ako minsan na ano na medyo bongga. Hindi kasi lang sa tawag nito. Di ba iglesia nga ako? So sa iglesia kasi... Wala. Hindi sa iglesia nag-birthday. Ang problema sa iglesia kasi, alam mo yung turo na pag makasalanan ka, talagang aanhin ka sa... nagbabago nga po, ipapatayin. Eh, ganun. Ganun kalo. Parang talagang pinatay ka na. Di ba binibigyan ka pa nga ng chance magbago? Oo, di ba? Kaya nga yung masasama, hindi kinukuha ka agad. Oo, kasi yun yung turo sa iglesia ni Jesus na ang kaluluwa mo ay dadanin sa ganito sa... Ganon. So, syempre, pag nakakagawa ka ng kasalanan, iisipin mo agad yun, di ba? Although talagang mali naman talagang gumawa ng kasalanan, kaya lang parang hindi na, yung puso mo, parang ano na, parang... Masyado ka nang nababagabag, parang hindi, wala ka ng peace of mind, ganyan. Hindi ba naroon sa Muslim? Ang Muslim ang matindi kung maano mo yung ano ng Muslim. Aral? Mm-hmm. Eh, sabi ko, bakit? Ito ba talaga? Ito, alam ko, hindi naman yung kasigad eh. Alam ko, mapagmahal siya. Bakit? Mm-hmm. Di ba, ganyan. So, nag-aaral, naghahanap ako ng ibang ano. Ngayon, may nakilala akong saksi ni Jehovah na sabi niya, ganito, ganyan. Ang galing niya mag-Tagalog. Dito? Oo. Sa Japan. Hindi naman ako nababaptize ng ano, ng saksi ni Jehovah. Wala bang ano dito, yung nagpapahay-bahay na Jehovah. Meron. Meron din? Oo. So, tinuturo niya sa akin yung mga ganong verses na... May kamukha na iba. Ay, kaya na ko pa yung tinitingnan eh. Saan ba yan dito? O sa Pinas? Oo. Sa Pinas? Ay, dito yan. Eh, sino nag-asikaso sa'yo eh? Sa hotel kami. Pero lahat na doon ba? Oo. Mm-hmm. Eh, yung nanay niya? Oo. Tapos yung kapatid niya. Kasi walang problema. Ang galing din naman. Hira yung gano'n eh. Mabalik yung nanay niya. Paano ngayon siya rin ang maano tumutulong? Mm-hmm. Ang nanay niya, tsaka yung kapatid. Mm-hmm. Ay, talaga yung system dito ba? Ano ba? Ano yung nangyari? Bakit bilima na lang ito? Ano yung dito? Pito nga. Ilang anong dito pa rin? Ito nila pa rin. Kakain siya, tapos sinaano niya. Kasi malamig siguro. Eh, kasi parang may ano din yung dapat ko ng beso niya. Instinct yan dito eh. Oo. Kalain mo na good boy sila na ganyan lang.
Bukas may lalabas na. Yun ang panganay. Dapat pinag mm-hmm. naman tayo yung panganay. Ay, hindi pwedeng hawakan. Baka magalit sa amin. Hindi na niya namulunig, di ba? Mm-hmm. Ang galing, anong paano nila nalalaman na nahawa? Mm-hmm. Kasi pag din ang nanay mag-ano. Ano sila na marunong talaga sa inyo mag-asawa. Gamin na eh. Pagka nakita niya lumalabas yung itlog, diba lalabas, diba? Kasi maliit lang si yung green, diba? Lalabas yung itlog dito. Ano yan? Mata siya, ikagaling sa ano. Eh, minsan pinapagalaman sa girls. Akala ko kasi akala ko kasi gusto niya makipag-inmate kay ano. Tatakbo ako dyan sa kasi. Pagkala niya pag-sumipol na ako. Ano mga klaseng ibong tita yan? Hindi naman yan yung nagsasalita. Budgies? Nagsasalita yun pagka tinuturuan. Yung ginagawa sa dila ng tita, parang kinakayod ng kinakayod. Parang lumambot. Kasi pag matigas ang, kahit yung mga ibong sa atin, may kinakayod yung dila, parang lumambot. Kasi pag hindi siya malambot, hindi siya matututo ng salita. Kaya pagka, sabi mo, kausap siya, gumagano din siya, pero walang nalabas. Ano pa nga siguro dila kailangan? Kayo din. Galing din naman ganyan na. Gumagano lang siya. Pero hindi na yan lalaki. Hindi na, ganyan na lang siya. Dapat nakakano siya sa may araw dito. Bawal sa kanila. Ay talaga? Oo, hindi sila pwedeng ganyan sobrang ano. Pang indoor lang yan? Ah, yung sa labas, lalabas? Hindi naman ilalabas yung artist may ano siya lang. Respect ba nang... Ah, hindi. Diba ang ibo naman, nabubuhay naman. Usually, lipad. Hindi ka, hindi ko sila pinapalipad yung gawa nga nasa nanganak siya. Baka mabinat. Hindi, kasi baka pag lumipad siya, hindi na niya limliman, gaya na nangyari dati. Oh, nakalimutan. Pwede kaya gano'n? Siguro. Kasi lagi sila nasa labas, dito sila lang. Ito kaya may mga ano ako dyan, ayan o. Dito lang lagi sila lalaro eh. Kaya may mga takit-takit yan kasi binubutas-butasan nila. Kurang na maging jam-jam yung kinikos. Hindi mo yung mga ano, kasi naglalagay lang ako ng design. Nilagyan ko lang siya ng mga tape-tape. Hindi ba makasipapas? Diretso na yun sa tutulog na yun. Matutulog. Para nalang pala kayo magtatapit-tapan. Star, Yasumi yun. Yasumi. Eh, mga liligit na kayo na. Ako na, ako na. Akad lang ko ha. Oo. Mabahagi, Yasumi. Ganda nga oh. Ito yung shake. Ito yung kulay oh. Ano? Parang makakahila yung dati ko. Tawa, tapunta ba naman ang silang ko yung amok si Auntie Lang? 1,400 yen? Alam mo, natuntua siya doon sa dala niya na bawi. Nagawa sa baong. Hininis yung baong. Sri Lanka yan ah. Hininis yung baong na gano'n. Tapos parang nilagyan ng mga, yung loob, parang nilagyan ng parang tiles. Pero hindi siya tiles, yung material niya parang look lang ng tiles. Hindi ang ganda ng loob, parang ang sintap. Pero tuwag-tuwa, may uwi dalawang baong. Sabi ko, madam, alam mo kung saan gawain? Sabi niya, oo, hindi ko na magami sa atin yung baong, hindi lahat-lahat.
kayo? Ano siguro ano? One ganun. One. Pagkagaling kasi sa ano sa pasyalan. Baka galing, asa ko sa tayo, tas ano, diretso ng nantay ka kasi. Oo. Diretso ay. Hindi pa rin kasi. Ano mo rin din natin at yung doon yung pamit na bumaba, umiga ulit ako. Sabi ko, tinignan ko cellphone ko, ganun sa, ala pa, 5 something ka. Umiga ulit ako, pinipilit ko sa rin. Matulog ka pa, makakulog. Ganun na kung nakada pa ako, nakatuloy yung mukha ko, tinatakpang ko yung mukha ko para makatulog. At siguro na pa-inip ako sa business. Ito, sweldo nyo ito ngayon. Halimbawa, ang sweldo mo ay 20. Sabi natin 15. 15 lahat. Kumbaga, lahat yun tanggal na, di ba? Kasi mapatak na 20 ang sweldo niya. Babawasin sa insurance, sa ganito-ganito, tax. Sabi natin ko pala ko yung 15 na, di ba? 15. So sa 15, sa 15 kalapad ka ako. Siyempre, nagkambatero ka na isang buwan. Kung ano yung gusto mong bilhin, yung talagang gusto mong sumo, kahit pamahal yan, bilhin mo yan. Para sabihin mo na, ngayon buwan na ito, ito mo ko para sa sarili ko kasi nagkambaro ako. Para next month, magpupursigulit siya sa isang ganitong bagay na gano'n. Tapos, pag nabili mo na yun pa ako, mag-savings ka para sa sarili mo. Magtira ka na liman lapad kasi ito ka naman nakatira ka ako eh. So, syempre, magbabayad-bayad ka pa ng mga yung sa card mo, ganyan din. Kasi minsan, pinapag-amit niya sa akin. Yung card, pag ginagana yung card ko eh, pinapag-amit niya sa akin. Tapos, interest din. Oh, yeah, diba? Sabi ko. Kasi pag, masarap ang feeling pag kayo alam mo may, ano, kay, may nakatabi ka. Parang, parang hindi ka nakatabi ka, ano, parang magaan yung pakiranda mo. Kesa yung parang, wala ko ba, saan ko kayo, pantay ko pa yung sahod. Yung parang gano'n, ang tira kaya nun. Ang dami mga kasama ko sa Dubai na gano'n na, hindi ako pwedeng ano kasi, wala nga sa sahod, pag ano ko pera. Baka, mamaya, yung gano'n, pamahamay, pati sa pamilya, yung bus, pati yung mga. Ba't kasi pinapadala mo lahat? Mag-ano kayo? Siyempre, ikaw lang mga pamilya kasi siguro. Hindi, sabihin, eh alam mo, kailangan mo ng pamasahe. Yung sa Philippines, ako siya kasi ang kapurang kahit ng Philippines. Yung sa Philippines, pag nagka-problema yan, marami sila kita. Marami sila eh. Kasi sila nasa Pilipinas kasi. Oo nga. Nasa, magka, wala ng bigas. May mahihiraman. Ikaw na nasa Dubai, nag-iisa ka. Kung nagka-problema ka, halimbawa, wala kang pagpilihan. Ganito, gano'n. Oo. Oo. Importante. Paano ka, di ba? Paano ka susurvive? Nagutom ka, halimbawa, lumalabag ka. Nakasitiisin mo yung sarili mo na magutom ka or whatever. Well, kung naintindihan ko na may anak ka, may anak ka, may pamilya ka din. Pero yung sa Pilipinas kasi, sa, pwede mong pakisabihan na, o sabihan mo muna si ano na pautangin ka, pagsahin, babayaran ko kasi yung papadala ko ganito lang. Pahingin ko pa kasi yung pagkira ko sa akin. Diba? Kasi siyempre kailangan mo din ng gastos. Hindi, saka hindi ano, kailangan sa talilata, kailangan mo din magtipon dahil sa Pilipinas kasi hindi mo naman alam, alam mo, sinisave nila eh. Hindi, mas marami sa atin kaya ang ganyan pa rin mentality. Padala lahat. Eh, di ba nagagalit si Tulpo? Oo. Bakit niya nabiyo na samantalang sabi din, kasi pinadala, kasi diba? Tita, ang nangyayari, pag nagpadala ka ng masampo, kulang pa rin yun. How come nasampo kulang? Samantalang nung nag-abroad ka, is kahit, parang nakaka-survive kayo sa silbing, ano, parang ganon. Yun din ang inaano, ang dahil mo kaya kaibigan na ganyan, tita.
na wala sagad talaga siya sa akin ang hirap. Kaso hindi. Hindi kasi magpahiram. Hindi, ayoko na rin kita, hindi na rin masyado. Alam mo ba na meron ako magpahiram na gusto sa akin pupapadaling pera kasi magkalay-kalay, hiwalay kami ng location, ano. Ang basis sa akin is charge. Eh di magkano na lang mapapabalik sa akin. Natumubo, nagkulang pa yung ano, ganyan-ganyan. Kasi ayaw daw niya ipadala kasi may bayad pa daw sa charge, bla bla bla. Pagkita daw, parang hindi naman kasi yung kung pupunta dito, magkikita tayo yung charge at saka yung pupunta. Halos pareho lang. Ipadala mo lang. Yung pala yun lang, parang ayaw niya palang, ayaw niya lang bayaran o ayaw niya palang bayaran. Hindi ko maintindihan. Hindi yung utang sa akin. Natagalan yung bago ko na singin. Kaya Diyos ko talaga, dati nagbabayad siya, maganda siya nagbayad kasi nagpapaaral siya ng anak kasi. Ganyan. Tapos nung kalauna nabayad, ang dialogue sa akin, kanya, ano kasi, wala ka kasing anak kaya hindi mo alam yung ganyan. Oh, sabi ko, tinamang ako klat-klat kasi sa akin naman na kailangan may anak ka para hindi ko maintindihan yung sitwasyon sa Pilipinas kung magpapaaral o hindi. Kung konsulat ka lang yun, di ba? Ganun pa ang sabi sa akin. Sabi ko, nagpa-utang na ako, naserbo na pa yata ako. Nasumbat pa yung wala akong anak. Ano na mukha ko kaugnayan nung wala akong anak? Wala akong anak, yun mga kabakit ka binagaan ka. Tsaka hindi yung pagkanap, yung mga pamangkin ako na, so, tita, kailangan namin yung ganito gano'n. Diba, minsan, sa pagsakan yung isang 30, papadala ko siya, yung isang 20. Matagal din yung bago magpapalik sa akin, kasi siyempre hulung-hulunga, diba? So pag gano'n, talaga nag-iipit ako ng pera. Kasi pag nagsabi sila na ganyan, isa naman pag wala akong hawak lakas, meron si Dick na hinihiraman, sabihin mo muna pahiramin ka kasi sa ano babayaran. Nakakahiram. Parang yung ako mong inaano niya sila sa kalan. Saka sa atin kasi ang gali din pa sila ako kasi. Parang pag ikaw yung nag-upload, parang lahat na nakaalim sa'yo. Sa'yo? You know? Ang gusto ko kasi mangyari, tita, nung ako yung nag-upload ko, mahilig kita. Manap ka ng magandang diskarte na para yung hanap buhay o mga ganyan-ganyan. Tapos, tulungan kita, yung supportahan kita para gano'n, di ba? Diba, o sige, ganyan-ganyan. Pero, gusto ko, ano yung pursigin mo. Pero ayoko yung, o sige, monthly. Eh, hindi naman tama yun. Diba, tita? Tama. Kaya ito, kahit yung nito siya, nasa upload yung kapatid ko, oh, hindi naman ako kailangan matuto din siya, diba? Ito nga bago ko umalis. Ang plano ko, bibigyan ko ng puhunan si Toto sa tapas. Kasi nakatapas sila nga ng paleche. Last na yung tita. Naku, masasabi mo lang yan, last, pero maya-maya. Hindi, si tatay, no? Nung sinabi kong last, tapos hindi niya inayos, talaga. Kasi sabi ko kay Mami, tutulungan ko yan si tatay. Last na yan, pag kaya nandiyan pa rin ang kinuhin, naku, bahala na siya. Minanong ko talaga siya. Kasi ang nangyayari, okay, may, adyan naman si Juan, hihingi lang ulit tayo. O, di ba? Pag ano ngayon? Ang tanong eh, ano ba? Marunong mo magluto? May matag-merienda? Hindi mga ba, sago-sago yung mga baseball or whatever. Dati nga nag-ihaw-ihaw, 2 days lang. Di ba? 2 days nga lang eh. Hindi na nagawa. Hindi na... Naubos ang... Hindi na paikot. Saan yung mga ganun bagay? Ano? Samantalang ako noon, wala akong... Nasa dulo kasi kami. Kumbaga, kami na yung pinakadulo. Ito, di ba? Siyempre, wala kami kapit-bahay. Kung pinakamaraming tao dito. Ay! Nakalagay talaga yung sana. Bigas dito, may uling. Ganun nga, lalo ngayon may internet pa. Diba? Dali-dali gumawa ng way. Diba? Kahit na sa internet, pwede ka mag-online. Kasi naalala ko nung araw, tita, nagtindahan kami, nag-start muna kami sa... Well, nasa kasama pa namin si nanay ko. Ano yung kamotikyo? Kami sa harap pa ng... Nasa Bulacan pa kami. Kamotikyo muna ngayong araw na to. Tapos siguro mga 2 araw. Yung tapos parang... Padagdag ng padagdag, hanggang sa nakabukas kami ng tindahan na tanda ko yon. Kaso ang problema nga sa Bulacan is, ano yung binabaha. Pag bumaha din, isa pang business mo kasi, paano ka magtitinda doon sa ano mo, saan mo daw nilalagay yung mga paninda mo, eh may baha. O diba? Pero yun ang, parang yun ang nagiging ano ko na, pwede ka mag-start sa ganito lang, then bukas, 2 araw, 3. Ah, ano yan? Yun ang parang lagi nakaano sa isip ko na hindi mo kailangan yung biglang 10,000, 5,000 na pinamili mo ng kung ano-ano-ano-ano, blah, blah, blah. Tapos, naubos lahat si, ano, walang bumalik.
Ang problema kasi din kasi sa akin, tita, pag nagaganyan na business, doon iaasa hindi na nagtataga. Maliit pa, doon na kukunin lahat, pati yung ganito. Eh, wala talagang iikot na puhunan. Kumbaga, paikutin mo muna, palakihin mo muna, tsaka ka mag, di ba ganun, tita, yun? Totoo. Ako kaya, nagtinda nung, kahit na nagdadapan na ako, may anak na ako, ano. Ano yan, nagtitinda ako ng mga, yan, kata, ginataan, merienda, merienda. Ako ugali toge, ko din, yung ano, lagyan toge. Ugali ko din kaya yan, nung nagpapaktory ako. Oo. Tsaka nung nasa Cavite ako nagtatrabaho, may paload ako, may mga tinda ako.